Yan, hello guys, what's up? I'm Coach Nick Manjares at today, pag-uusapan natin yung tungkol sa sakit na autism. Ayan, ito, bibigyan ko kayo ng 24 signs o palatandaan kapag ang isang bata ay merong signs of autism. Okay, itong mga details na sasabihin ko sa inyo ay galing sa mismong Autism Research Institute. So guys, panoorin nyo itong buong video na to para magkaroon kayo ng idea kung ang anak nyo ay mayroong sakit na autism. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 still go, 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 slow, go, still go. Can't disbelieve, they'll see with the negativity, but I just slide right by that. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Yan, so guys, kasi parang baka maging katulad ko kayo. Kasi nung una, yung anak ko, in denial ako. So parang hindi ako naniniwala na meron siyang sakit. So ngayon, tanggap na tanggap ko na. At yun nga, ako mismo, tumutulong din ako sa mga home therapy. Okay, may therapy siya talaga sa ano. Guys, napakahalaga nito na malaman mo para at least maaga pa lang mapaterapy mo na yung anak mo, mapacheck up mo na sa doktor ano ba yung mga gamot. Kasi may gamot din sila. Okay, so pwedeng meron silang i-recommend yung speech therapy, physical therapy, occupational therapy, alin man doon sa tatlong yon yung i-recommend ng doktor, eh maaga pa lang maano niyo na, maibigay niyo agad sa bata. Okay? So, number one, ignoring danger. Ayan. So, ignoring danger, ayun yung, alam mo yung tipong mababangga na sila ng sasakyan. Kasi ganun sila eh, parang hindi sila natatakot kasi wala nga silang pakialam, parang ganun. So, ignoring danger yung number one natin. Number two, prefers to play alone. Ayan, ito yung parang may sarili silang mundo. Naglalaro silang mag-isa. Okay? Number three, hysterics. Ayan, yung mga nag-hysterical, yung mga naglulumpasay. Ayan, so ako, ramdam na ramdam ko yan kasi madalas talaga naglulumpasay itong isang to, si Jacob.
Number 4, build toys alone. Okay, so madalas gusto nilang mag ano, laro ng mga blocks, ng mga bato, na kung saan ano, binubuo nila to, tinatransform nila to into something. Okay, number 5, spin objects. Ayan, mahilig din silang magpaikot-ikot ng mga bagay-bagay. Okay, actually hindi lang mga bagay-bagay, pati sila mismo mahilig silang umikot-ikot. Okay, number 6, rejecting cuddles. Ayan, yung mga yakap, lambing, minsan ayaw nila, naiirita sila. Okay, number 7, hyperactivity. Ayan, ito yung isang sakit na talagang nararanasan ko kay Jacob. Lalo na pag minsan kailangan niya rin naman kumain ng chocolate, ganun. Ang bilis niyan, ang tuli niya. Kaya bumili ako ng ano, ng child yung strap para nakatali siya talaga sa akin, kasi minsan pagka gutom siya, tumatakbo siya. Okay, number 8, ito mapapansin niyo, para silang mga ballerina or ballerino, nagtitipto sila. Yung tipto is nakatingkayad sila, yung paa nila para silang balerina. Alam nyo naman yung paa ng balerina. Number 9, intolerant sounds. Ayan, so irritated sila. Hindi mo malaman sa kanila, minsan ako naranasan ko to. Pagka parang action yung movie, yung maingay, nagagalit si Jacob. Pag tahimik naman, nagagalit din siya. So kailangan tama lang sa ano nila, sa pandinig nila. Okay, next. 10 is depression. Okay, madalas mabilis talaga silang ma-depress. Madali silang magalit, madali silang mainis, mainipin sila. Okay? Number 11, sleep problem. Ayan. So hindi sila masyadong nakakapagpahinga or nakakatulog, kasi nga mas maganda yung sa experience ko, pagurin niyo sila. Mas maganda kung marami silang activities. 'Yon, talagang tulog talaga sila. Okay, number 12, change in voice. Ayan yung mga medyo babaguhin nila yung boses nila. Boses parot, boses, iniipit nila yung boses nila, ganun. Number 13, increase motor activity. Okay, so hindi ko ito masyadong mapaliwanag. Okay, number 14, increase repetitive behavior. Okay, yun nga yung mga pag-uugali, unusual behavior actually. Number 15, change in body language. Ayan, yung sa mga pagbabago ng facial nila, facial expression, kung paano sila magsasalita or kikilos, posture nila, ganun. Number 16, preservative behavior. So parang ganun din to, unusual behavior. Number 17, increased steaming. Ayan. Okay. Number 18 natin, inappropriate playing toys. Ayan. So si Jacob minsan, ano siya, inappropriate talaga. Minsan lalaro niya yung sabon, gagawin niyang wax. Lalagay niya sa buhok niya, tapos magbabasa siya ng tubig. Minsan naman, iinumin niya yung tubig, idudura niya pa. Talagang minsan naglalawa yung bahay namin. Minsan nagiging swimming pool yung bahay namin. Okay, number 19, lack of eye contact. Ayan, ito yung madalas na ano, hindi sila tumitingin kapag kinakausap mo sila. Okay? Number 20, poor speech or lack of speech. Ito yung mga delay speech, hindi sila nakakapagsalita. Hindi sila, kagaya ng case ko kay Jacob dati, hindi talaga siya nagsasalita. Pero nung na-train ko siya, sinasabi na niya ngayon kung ano yung mga gusto niya. Pero dati talaga, hirap na hirap ako, kasi hindi mo malaman kung ano yung gusto niyang pagkain or ano yung gusto niyang gawin. Okay? Kaya mahalaga talaga yung training sa bata. 21, inappropriate laughing or crying. Ayan, so minsan alam mo yun, umiiyak na sila pero nakatawa pa rin sila. So hindi mo talaga minsan maintindihan yung feelings nila. Okay? 22, strange attachment to object. Ayan, yung parang curious sila lagi sa mga bagay-bagay. Ano ba to? Yung parang minsan nga si Jacob yung ipis, pinipirat. Hinahabol, loko. Okay, number 22, strange, 23 na tayo, difficulty dealing with change to routine. Ayan, so yung mga, minsan si Jacob, meron siyang tao or bagay na ayaw niyang makita, ayaw niyang daanan. Ito yung medyo nakakatakot sa mga batang may autism, no, habang lumalaki sila, kaya kailangan bantay sarado natin sila. Sila ay mayroong high rates mag-suicide, okay? Hirap eh, nabubulol ako eh. Mag-suicide, okay? Tapos, syempre,
madalas sila rin yung naaabuso kasi minsan nagwawala na lang sila eh. So minsan yung mga tao sa paligid nila hindi sila naiintindihan, minsan napipikon, yun, minsan nasasaktan talaga sila. Tapos meron din sila mga eating disorder. Okay, minsan talagang kain na lang sila ng kain or minsan kung ano yung unhealthy food yun yung kinakain nila. So dapat talaga merong isang tao na talagang nakafocus or nakabantay. Ibig sabihin, in short, nagmamahal talaga sa isang batang may autism. Okay, kasi meron silang sariling mundo. Okay, so aminin natin sa hindi, matitrain natin sila makipag-socialize, sumabay sa mga tao, pero meron talaga silang mga bagay na hindi talaga normal. Okay, so iyon lang ay opinion ko ha, hindi naman ako doktor, hindi naman ako talaga therapist, pero ito yung mga as a parent, as alam mo yun, ilang years ko nang tinitrain yung anak ko, ito yung mga naobserbahan ko talaga. Okay? So guys, sana may natutunan kayo dito. Kung yung anak nyo ay may sakit or parang feeling nyo may autism, panoorin nyo tong video na to at marami akong vlog sa YouTube ko, Nickman Harris YouTube channel, na information about autism. Okay? Lalo na sa mga trainings ko sa anak ko. So kung nag-enjoy kayo dito sa video na to, please comment down below guys. Please like, share, and ring the notification bell once na nag-subscribe kayo sa aking channel. Keep safe everyone. And God bless. Bye guys.